Ang sarap humigop ng kape sa habang umuulan sa labas, no? So, mga amigos, mga amigas, buenos dias, buenos tardes, buenos noches, saan man kayo nararoon. Ngayon po ay pag-usapan natin, no, ang salitang kuwaranto. Sapagkat ito ay madalas nating marinig ngayon, lalong-lalo na nung mga nakarang araw, nung magbigay ng directive ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Office of the Solicitor General, no, sa SolGen, na kung saan inuutusan niya to na pag-aralan ang possibility of filing a petition for co-waranto against the incumbent mayor of Bamban Tarlac, no, dahil medyo questionable daw ang citizenship ni Mayor Alice Go. So there was a directive by the President to study the possibility of filing a petition for co-waranto. Pero ang tanong ng mga karamihan, ano po ba yung co-waranto? No, medyo malalim na pananalita yung co-waranto. So ang co-waranto po ay isang Latin, no, na pananalita. Yan ay na-derive sa isang Latin na pananalita. Na ang ibig sabihin is under what authority, no? Kina-question niya ang authority ng isang public official, no? Kapag ikaw ay gusto mong questionin ang pag-occupy ng isang tao sa isang public office, whether it is appointed or an elective position, no, at nalaman mo na hindi naman pala siya eligible or qualified to occupy the public position, then upon the initiative of the government, pwedeng mag-file ng petition for co-waranto through the Office of the Solicitor General. So ang katanungan, si Solicitor General lang ba pwedeng magsampa ng petition for co-waranto for someone who is occupying a public position, no, unlawfully? Okay? Pwede din mag-file ng petition for co-waranto ang isang private individual, no, against someone na nag-occupy nga ng position sa public office. Pero linawin natin, kasi dalawang classification ng co-waranto. Dalawang klase ang co-waranto. At sa dalawang batas din na papaloob yung co-waranto. Yung isang co-waranto, pwede mong isampa sa Commission on Elections, no? Papaliwanag natin maya-maya. At yung isa naman ay ifa-file dapat either sa Regional Trial Court, sa Court of Appeals, o sa Supreme Court, no? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon sa episode na to. So pag-usapan muna natin yung unang klase ng co-waranto sa ilalim ng Omnibus Election Code, no? Dito sa ilalim ng Election Code, sinasabi na ang sinumang botante, no, na registered voter or someone who claims to have the right, no, to the position of the municipal mayor, like for example in the case of Alice Goo, ay pwede pang magsampa ng petition for co-waranto kung kanila pong inaakala, no, na walang eligibility, kulang sa qualifications ang nanalong mayor. So, ang tawag po dyan, pwede mo pa-disqualify and then you may file a petition for co-waranto. So, ang gagawin mo lamang dito after the proclamation of the winning candidate, in the case of, like for instance, Alice Go, within 10 days from the time she was proclaimed, dapat pailan mo na agad ng co-waranto dahil may prescription yan o yung tinatawag na may itinakdang, no, panahon upang isampa ang petition for co-waranto. Okay, hirap pag walang mikropono, sumisigaw ako para lumakas yung audio. Okay, so
Isasampo mo dapat yung petition for co-warranto within the period of 10 days upon the proclamation of the winning candidate. Failure on the part of any registered voters or the person claiming to have the right not to occupy that elected position, eh, maglalapse yung iyong karapatan. So, pag naglapse siya, hindi mo na pwedeng questionin yung kanyang eligibility to assume the position of the municipal mayor. Yun yung first kind of the co-warranto. Pero in the case of Alice Go ngayon, di ba narinig natin ng isang araw na si Presidente Ferdinand Marcos ay nagbigay ng directive, no, sa ating Solicitor General to study the possibility of filing the petition for co-warranto. Itong co-warranto na to na directive ni Presidente Marcos ay ayon sa Rule 66 of the Rules of Court. Dito sa Rules of Court sinasabi na ang petition for co-warranto ay pwedeng isampa ng Office of the Solicitor General, no? Pwedeng isampa ng gobyerno through the Office of the Solicitor General or by any private person claiming to have the right to occupy the position. But it should also be through the Office of the Solicitor General. Okay? So, pag nalaman ng gobyerno na, ay, nako, hindi pala kwalipikado itong si Municipal Mayor Alice Goo sa kanyang posisyon at napag-alaman na hindi pala siya Filipino citizen at dinaya lang. Oh. Assuming, hindi natin sinasabing dinaya ni Alice Goo yung kanyang mga papeles sa citizenship niya. Pero assuming, no, na nagkaroon ng falsification of the documents for her to be able to register her birth with the municipality of Bamban. So, magkakaroon ng problema si Mayor. So, a petition for co-warranto is proper. Unlike the petition for co-warranto doon sa electoral proceedings, dito, kapag gobyerno ang nagsampa ng petition for co-warranto against the person unlawfully holding the public office, walang prescription yan. Hindi nagpe-prescribe. Walang itinatadhanang panahon ang ating batas. No, kasi minsan may narinig ako isang abogado na sabi, it should be filed within the period of 1 year. Otherwise, mawawala yung right to file the petition for co-warranto. Yung situation na yun is only applicable in the case of a private individual filing the co-warranto. But in the case of the government filing the co-warranto against the person unlawfully holding a public office, it does not prescribe. Okay? So, yan, co-warranto na yan under Rule 66 of the Rules of Court. Ay pwede mong isampa either sa Regional Trial Court, sa Court of Appeals, or kaya sa Supreme Court. But following the principle of a hierarchy of courts, so pwede mong sampa lang yan unang-una sa Regional Trial Court muna bago mo parating sa Court of Appeals or sa Supreme Court, no? At ang pwede mag-file nga niyan yung Solicitor General. Kapag si Solicitor General ang nagsampa ng petition, yan ay isinasampa sa City of Manila Regional Trial Court. Doon ang venue, kasi yun ang nakalagay sa Rules of Court. Oh. If the SolGen will file the petition for co-warranto, it should be filed in the City of Manila Regional Trial Court. E paano yan? Ba't nilagay sa batas tatlo-tatlo pa yung korte? Ang RTC, Court of Appeals, Supreme Court, yung pala, hindi mo pwede file. Dapat RTC muna. May exemption to the rule, no? Na tinatawag tayo dyan na pwedeng isang pa yan, i-diretso mo sa Supreme Court. If there is an urgent need, no, on the part of the government na dapat madesisyonan na yan, at kapag hindi mo pa dinesisyonan yan agad sa mataas na hukuman, eh, malalagay sa alanganin yung ating national security. So, pwedeng dumiretso yan sa Supreme Court. At marami pang mga exemptions yan
na binabanggit sa ating batas na instead of filing it with the RTC or the Court of Appeals, you may file it directly, no, to the Supreme Court, no, under valid and justifiable reason as provided by law. Okay, so maipa-file mo din yan sa Supreme Court. But in this case, palagay ko baka hindi i-file yan sa City of Manila, baka didiretso yan ni Sol dyan sa Supreme Court kasi medyo may concern dyan yung national security kasi may kaakibat dyan na yung illegal operations of POGO at nalalagay sa alanganin yung ating national security nga dahil minsan na pag hihinalaan din yung operations ng POGO na yan na nanghahack ng mga government website, nagmamanman, nag-i-spy sa ating bayan, no? Yun eh kung totoo yung hinala nila kay Mayor Alice Go. So, may kasabihan nga tayo na habang hindi pa naman napapatunayan, wala pang matibay na ebidensya, ay yung tao na yun ay presumed innocent until proven guilty. So, siguro she will be given, no, a day in court, no, at in accordance with the principle of the due process of law. Dapat mabigyan din, no? Pantay-pantay naman ang ating batas pagdating dyan. Maski inchik ka, maski Pilipino, maski Amerikano, dapat idaan yan sa tamang proseso upang malaman, mapagbigyan din naman yung tao at makuha ang kanyang panic kung bakit nagkaganon ang kanyang sitwasyon na halos di niya maalala lahat, no? Ang kanyang pinanggalingan, yung mga dokumentong hinihingi sa kanya. At intindihin din natin, baka mamaya nagulat yung Ali sa mga katanungan. Siyempre, mga big shot yung nasa harapan niya. Nagulat, ni nervyos. No, siguro sa next week or next Wednesday, baka nakapag-compose na yung tao. At siyempre, kailangan din na abogado niyan. No, at baka napaliwanagan niya. Dapat kasi ganito sinabi mo, blah, blah, blah. Okay, so yan po ang ibig sabihin ng kuwaranto, dalawang klase, no, isa under the election code, yung isa under rule 66 of the rules of court. At meron pang isa yan eh, isa, yung isa tawag mandatory kuwaranto, yung isa din na discretionary kuwaranto, yung dalawang klase din yan. No, yung pag sinabi mong mandatory kuwaranto, it is upon the directive of the Office of the President. Yung katulad nung ginawa ni BBM nung nakarang araw. Minanduhan kagad. That is what you call as mandatory co-warranto. But if it is going to be discretionary co-warranto, it is a petition initiated by a private individual with leave of court, with the permission of the court, and it will also be coursed through the Office of the Solicitor General. So, yun yung pagkakaiba niya, mandatory and discretionary co-warranto. Okay? So, let's wait kung sasampahan nga ng petition for co-warranto si Mayor Alice Leal Goo. No? Pintay natin yung pag-aaral ng Office of the Solicitor General. Pero kung mapapatunayan talaga na may falsification of documents in the registration of her live birth, no, sa Office of the Civil Registrar, o may finalsify para mapakita na siya ay isang tunay na Pilipino. Kasi dito naman, katulad ng explanation ko nung nakaraang vlog, no, kasi pag ang tatay mo naman, kahit inchik yan, basta yung nanay mo Pilipina, dito ka pinanganak, natural born citizen ka. Pag napatunayan yun ni Mayor, pero kung napatunayan niya na ganun nga, Pilipina siya, pero yung namang mga dokumento ay lumalabas na na-falsify para lang to make it appear that she is a natural born citizen, ibang usapan yon. Mananalify yung kanyang registration, no, as a Filipino citizen. Okay? So, sana po may natutunan na naman kayo sa blog article na to. So, hanggang sa susunod, ito pong uli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno.